Yeah. Magandang umaga po. Ito po tayo, papakain po ng tilapia. Yan, ang ating kaibigan at kumparing Dennis. Yan. Yan po yung tilapia ni Kap Ato, Konsi Ato, Uliba. Yan. Mga dalawang buwan, isang buwan, ganun. Isang buwan kalahati. Harvest na yan. Siguro mga 6 na piraso, 1 kilo pa. Gagawin siguro mga 4 o 3 piraso, 1 kilo para medyo sulit. Ayan, malawak po. Ayan po, pabila. Ayan, tilapia pa rin. Tilapia farming. Ito, mga sitaw. Yan po ang buhay natin sa bukid. Huwag lang tamad. Hindi magugutom. Pero sabi nung iba, di baling tamad, di naman pagod. Ayan. Ayan o. After 1 month, sarap na rito mamingwit, mga ka-anglers. Mga ka-anglers, dito tayo sa fish pan ni Ato Uliba, Konsihal, 3rd District ng Caloocan. Ayan, ito pa sa kabila. Ayan, mga nakaangat na sila. Hanggang dun. Ayan, napakain po. First time na naglagay ng tilapia. Dati po hituan ito. So ideally 6 pieces ng fingerlings ng tilapia per square meter. Subalit ang nangyari ay hula-hula muna. Dahil nga po sa first timer lang po kami na nag-alaga ng tilapia. So next time pag naglagay tayo, susukatin na natin kung ilang square meter tong fish pan, bawat fish pan. Then yun po ang magiging laman ng ating tilapia. 6 na tilapia sa isang square meter. Ayan, hanggang doon po sa baba. Ayan. Mangga, sagingan. Ayan. Meron po din tayo mga bibi. Bibi, itik. Ayan. Meron po rin ditong pabo, manok. Sa kabila po doon, ka-harvest lang ng palay ng ating kaibigang si Kaliit Di Ocampo. Ayan po. So, yan po yung fish pan ni Konsihal Ato Uliba ng 3rd District. Ayan po. Tingnan nyo po yung mga tilapia. Ayan, malalaki na po oh. Actually, siguro itong kabila mga 5 pieces nasa 1 kilo. 1 kilo. 5 piraso. Ayan po. So ito po, ideally dapat to malaliman mga 1.8 meters ang lalim. Subalit ito ay medyo mababaw pa lang. Kaya after nito ma-harvest, palalaliman po natin ito. Pero napaka-healthy po ng tilapia rito dahil pula po yung buntot. So ang tilapia, yan ang palatandaan na ang tilapia ay healthy pag kulay pula yung buntot at makintab yung kanyang kaliskis. Malambot, trinay na po namin ito. Malambot po yung kaliskis niya. Hindi katulad ng mga ordinary na tilapia na matitigas po yung kaliskis. Ayun po.
Ayan, sa mga manunood, paki-subscribe naman dyan. Kahit umabot man lang tayo ng 500 subscribers. Ayan. Okay, hanggang dito na lang po ang ating video, mga kapishpan, kabukid, ka-anglers. Okay, out na po muna tayo.